sanin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay dala. Sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina na dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihan. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan
para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aban ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tukdin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanunumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninyo ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung ating napakinggan ng mas maliwanag ang Ebanghelyo ngayon, medyo tayo ay magtataka sa linyahang binitawan ni Jesus. Medyo tayo ay magkakaroon ng konting takot at panginginig ng laman kung susuriin ang bawat linya na kaniyang binitawan. Bakit po? Dahil sa umpisa pa lang, sinabi niyang, sa aba ninyo, na parang sa isang diretsyong pananalita ay sumpain ka. Woe to you! Isinusumpa ni Jesus. Yun bang curses? Isinusumpa ni Jesus ang mga eskriba at pariseo. Hindi dahil sila ay tao, kung hindi dahil dun sa kanilang ginagawa. Yun bang binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos na maluklok sa kanilang kinatatayuan bilang tagapagturo ng kasulatan, pero iba ang kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. Kaya ilang beses nating narinig ang salitang mapag-imbabaw. Malalim yung salitang mapag-imbabaw. Pero kapag in English natin, mas madali nating maintindihan. Ano po yun? You hypocrites. Ipokrito. Kayong mga epokrito. Ang sabi ni Jesus sa mga eskriba at pariseo, bakit sila epokrito? Dahil nga mayroong paghihiwalay ang kanilang sinasabi sa ginagawa. There is no balance between what they say and what they do. Ang layo ng agwat ng katotohanan sa kasinungalingang kanilang isinasabuhay. Napakalalim ng kahulugan ng Ebanghelyo ngayon.
at hindi natin kayang madigest sa iisang pakikinig. Bagkus, tingnan natin kung saan tayo nakahanay sa kaniyang mga salita. To simply put, o para mas madali nating maunawaan, isang tanong na lamang, tayo ba ay sumpa o tayo ay biyaya? Tayong lahat ay guilty sa ebanghelyo ngayon. Tayong lahat ay kaharap ni Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno, na sinasabihan na ikaw na mapag-imbabaw. Tayong lahat, sinasabihan ngayong araw, ano yung hypocrisy na meron ako ngayon? Anong pagpapaimbabaw na meron ako ngayon? Ako ba ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba o paghihirap ng iba, o ako ba ay nagiging sanhi upang ang iba ay lumayo sa Diyos? Ngayong araw na ito, ako ba ay eskriba na magaling lamang sa salita pero kulang sa gawa? Ako ba ay pariseo na puro mali ang aking nakikita pero wala akong makitang tama sa iba? Ito ang kahulugan ng pagiging ipokrito. Sa pananampalatayang meron tayo ngayon, tayo ay nababalot ng napakaraming hypocrisy sa mundo. Magbigay nga tayo ng halimbawa. I will give you one concrete example. May pumila para sa communion. Walang problema. Normal na tayo ay makiisa sa pagbabahagi ng tinapay. Anong problema doon, Father? Ayaw niya mag-communion kasi gusto niya sa bibig. E pandemic, binabawal yung communion sa bibig kasi pandemic. Iniiwasan yung laway na maipasa sa iba. Hindi siya nag-communion, umalis siya. Ano tawag doon? Hypocrite. Bakit? Ang pride mo hindi magbabago na yun ay katawan ni Jesus kung sa bibig o sa kamay mo man yun tanggapin. Dahil meron tayong kaisipan at karunungan na hindi natin pwedeng gawin dahil pandemic. Mababago ba yun ng kagustuhan mong tanggapin si Jesus sa kamay o sa bibig? Hindi. Iyon ay Diyos na. Iyon ay si Kristo na. Hypocrite. Minsan nakakatuwa. Minsan gusto mong ipaliwanag. Pero ayaw tanggapin. Maraming halimbawa. Masakit. Masasaktan tayo. Pero si Jesus, diretso niya itong sinasabi sa ating lahat.
na kailangan nating pantayin, kailangan nating balansehin ang katotohanan at ang moral na bagay o virtues na ating sinasabuhay. Kada linggo sinasabi natin, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos. Pero paglabas, bumili ng anting-anting. Hypocrite. Diba? Sumasampalataya ako. Paglabas, magpapahula. Hypocrite. Ang dami sa paligid. Pati minsan yung pare, ipokrito rin. Magmahal kayo. Magbigay. Pero pag nanghingi sa akin, hindi ko binibigyan. Kasi alam ko, scammer. Alam ko pa ulit-ulit na ginagawa. At hindi tinutulungan ni yung kaniyang sarili. Kaya po kung ating palaging titingnan, tayo ay mag-iingat sa panunumpa na ating ibinibigay. Huwag tayong manunumpa sa ngalan ng Diyos. Lalo na yung magtitirik kayo ng itim na kandila para makaganti kayo sa ibang tao. That's hypocrisy. Ito ay panunumpa na masama laban sa Diyos at laban sa kapwa. Nawa gisingin tayo ng ebanghelyo ngayon na itama ang katotohanan sa katapatan sa Diyos. Kung ako ay Kristiyano, salita ng Diyos ang susundin ko. Halimbawa ni Kristo ang magiging sandigan ko upang ako ay makapagpatagumpay sa paglalakbay ng aking buhay. Hayaan nating tayo ay maging biyaya sa iba at maging biyayang ibinibigay ng Diyos sa katotohanan ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming puso at isip sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
itong alam at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasa nang sa amin maging tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilid ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na nagsabuhay para sa atin ng salita at gawa. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang tulad mo.
mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamlan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, unti kong aray, papuri't pagsamba sa iyo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagnikristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa kaniya ay maging talagang siya sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahiningan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, hinihintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.